Mod, saan punta? Girl, kailangan ko muna bumaba ng Manila. Yung kapatid ko na ospital, walang nagbabantay. Naku, okay lang ba siya? Oo, oh, okay lang naman. Pero kailangan ko lang bantayan, di ba? Anak ng patatas naman, Sally! Bakit ka pumatong sa customer? Alam mo, sige, pupunta na lang ako dyan, sige. Bye. Uy, ano nangyari? Ito kasi yung tindera ko sa kiosk. Nasa presinto, pumatol kasi sa customer. Kailangan kong puntahan, sorry na. Ako, pamanila na ako. Sumabay ka na sa akin. Ah, sige, sige. Okay, sige. Si baby! Ako. Nandito naman ako. Pwede ko tulungan si Rita. Okay. Ay, hindi. Kaya ko naman si Andrew, oh. Rita, nag-heal ka pa. Ha? Okay, eh, yun naman pala eh. Oh, salamat, Dr. Pe, ah. Pasensya na, Rita. Kailangan ko na lumuwas talaga. Tsaka, girl, sa publisyon muna ako ilang araw kasi may asikas muna ako sa kiosk. Huh? Oh, sige, girl. Pupunta na ako sa kotse. Kunin mo na yung gamit mo, please. Okay, 2 minutes. Two minutes. Sige, sige. Ingat po, Honda. Ingat kayo. Sigurado ka? Masasamaan? Sigurado ako. Ready na ako. Kape na nga eh. Ako na bahala dito. Saan ko ilalagay ito? Diyan na lang sa kama. Sige, salamat, Tope, ah. Tama muna. Napapahinga ka. Medyo matigas, eh, no? Kaya ko lang sa likod mo. Okay na? Dok, ito na yung mga pinadala mong gamit. Sabihan mo ako pag may kulang, ha? Salamat, Simon. Guwapo ni Baby Andrew, no? Dok, parang medyo kahoy mo nga, eh. Siguro sa'yo pinagli ni Ma'am Rita, no? Alam mo, ang bilis niyang lumaki. Di rin ako magtataka kung buwas, makalawa. Tumatakpo na rin siya dyan. Oh, my! Hello, Andrew! Buti hindi kay Mang Oka naglihi, no? Sa akitin. Iis mo, baka magkakag-out din. Halika na. Breakfast na. Dadaan. Huwag ka lang, ha. Hindi ka pa pwede sa kape, so mag-fresh juice ka muna. Kain na. Sira kasi yung heater mo sa taas. Panigo mo. Ligay ko na sa banyo, ha? Please, kumain ka lang. Nang madami.
Naku, anak. Pasensya ka na. Alam ko naman na weekend. Nag-promise ako sa'yo na pupunta ako dito. Mm-hmm. Eh, kaso itong kapatid mo meron pang business trip. Eh, hindi ko naman alam paano pumunta rito. Kaya ayan, inantay ko pa. Ayos lang yun, Nay. Si Baby Andrew. Naku po! Ay, sus! Apo, pabuhat, apo, ha? Napakagwapo! Grabe! Cute naman itong pamangkin ko. Ay, anak, alam mo ba, si Kain, mung ganito kaliit, mukhang daga. Ay! Tiyan ka pala, anak, pasensya ka na. Pag totoo, mukha kang daga. Pero ito, itong apo kong to, mukhang maraming paiiyaking babae to. Eh, siyempre, naitignan nyo naman kamukha ako si Baby. Naku, manginabot ka, hindi nga. Ano naman eh. Ano? Ano bang minana mo kay Peterson, ha? Oh, eh, puti-puti mo naman. At saka, ang balbon, anak! Eh di mabuti ngang walang nakuha dun sa taong animal. Ano? Ano? Ha? Apo? Ha? Sinong kamukha mo? Ha? Sinong kamukha niyan? Oy. Padala nila, Chairman. Para sa'yo. Magandang umaga, ho. Tupe, salamat sa tulong mo sa anak ko, ha. Nakwento niya sa akin. Eh, nandito naman na ako, kaya hindi ka na mapapagod. Salamat. Sige. Sige, Mama. Mauna na po ako. Kay. Tita. Sige. Sandali. Aalis ka na? Oo. Pero kung okay na sa'yo, kahit kasama nga na, dadalawin ko pa rin si Baby. Dalawang buwan. Dalawang buwan na tayo dito sa Corazon, pero parang ang tagal na, no? Parang ang dami na nangyari. Pumunta ako dito ng wasak. Pero alam mo, ngayon, sa tingin ko, unti-unti na ako nabubuo. Lumalakas na ako ulit. Dahil yun kay Andrew. Kay Nanay, kay Kyle. Kay Raymond, tsaka kay Maggie. Dahil rin yun sa'yo. Tupi, isa kang mabuting kaibigan. Okay lang na dumalaw ka. Kahit araw-araw kung gusto mo. Pwede mong bantayan si Andrew hanggang sa paglaki niya. Pwede mong hawakan yung mga kamay niya. Pwede mo siyang makasama. Okay lang na maging bahagi ka ng buhay ng anak mo. Pinagkait ko sa'yo si Margaret noon. Kaya hindi ko na ipagkakait sa'yo yung pagkakaatong ito. Ito pa'y mabait kang tao eh. At dapat malaman yun ng anak mo. Hahaha.
Kita. Salamat. Salamat. Ate, ulitin ko lang, ah. Baka kasi mali ako ng pag-intindi. Hindi pwede magkaanak si Kuya Peterson, kaya nag-IVF kayo. Oo nga. At saka, ayun bang, ano, IVF na yan, eh yung nilagay sa'yo. Tapos yung itlog na galing sa'yo, at saka yung sperm para mabuo. Ngayon, yung sperm donor niyo ay si Tupi? Kung galing kay Kuya Tupi, edi siya yung tatay? Ay! Eh, tsaka nga pala! Sandali! Eh, sa birth certificate niya ni Andrew, eh, sa mata ng batas eh. Si Peterson pa rin ang ama, hindi ba? Kaya naman pala balpon eh. What? Si Tupi pala naging sperm donor niyo? Siya pa rin? Siya pa rin talaga? Ah, sino next? Ma'am, ikaw na po. Ah, dito na tayo sa loob. Ang sabi niyo ho, nirap mo kayo magbuntis? Opo, Doc. Ay, naku! Tamang-tama po kayo na si Doc yung pinagtanungan ninyo. E, eksperto po yan pagdating sa pagtulong sa mga taong hirap magbuntis. Sorry. San ba yung ano? Ito po. Pagaling po na OB yan. Sabihin niyo ho, ako nag-refer sa inyo, ha? Di po ba pwedeng kayo na lang, Doc? Ang mahal po kasi magpakonsulta sa espesyalista. Ma'am, huwag po kayo maglala. Libre po yan. Kaibigan ko ho si Dr. Evangelista. Sa ngayon ho kasi hindi pa ho kaya ng mobile clinic namin ang ganito pangangailangan nyo. Pero kapag nagawa na ho yung hospital, kasama po yan sa mga services namin, ha? Salamat po, Dr. Okay, mag-ingat kayo. Ah, ma'am. Oh, makalimutan niyo. Simon? Ano yun? Pwede ba susunod? Huwag kung ano na sinasabi mo sa mga pasyente, ha? Eh, Dok, hindi lang kasi ako makapaniwala doon sa sinabi mo sa akin. Sperm donor ka ni Ma'am Rita at ni Sir Peterson? Wow! As in, wow, Dok! Basta huwag mo nang isipin yun. Ang importante ngayon, binibigyan ako ni Rita ng karapatan sa bata. At hindi ko sasayangan yung pagkakataon na yun para tawagin anak si Andrew. Eh, Dok, ako rin naman nasa kalagayan niya. Eh, hindi ko rin may pagkakait sa'yo yun. Eh, ang bait-bait mo na, tas ang gwapo mo pa. Dok, masaya ako sa... Oo, ayan ka na naman eh. Sorry, Dok, malimutan ko. Relax ka lang. Sorry. Eh, masaya ako sa magagandang mga nangyayari sa'yo. Eh, paano si Sir Peterson? Di ba bad trip sa'yo yung tao niyo? Sino yung next? Tawagin mo na. Eh, sino po next? Sinasabi ko sa inyo para maintindihan ninyo. Baka mapadalas dito si Tope. Napagkasunduan na namin na magiging bahagi siya ng buhay ni Andrew. Eh, anak. Kami naman eh, naiintindihan ka namin, hindi ba? Paano naman to si Peterson? Ano ba ang sabi sa'yo? Nakapag-usap na yung mga abogado namin. Ang sabi ni Attorney Perez na nakarating na kay Mama. Madam Olivia, na nanganak na ako.
si Peterson naman out of the country. Ah, kaya naman pala hindi ako tinatawagan eh. Aba, sa dinami-dami ng araw na tumatawag sa akin at hinahanap ka, talagang ngayon pa siya hindi tumawag. Ang bihira naman tao yan, oo. Oh. Eh, baka kasi natauhan na si Kuya Nay. Na-realize niya na hindi niya talaga anak si Baby. Hoy, ano, yung bunga nga mo kaya, ayusin mo. Son! Ma. Pasok mo na sa lobby, Andeli. So, how was your trip? Of course, good news. Si Rita po ba ni tumawag? Si nanay? Do you actually think nakakausapin nila ako? Kung meron silang gustong sabihin, sabihin nila. They can always come here, in person. What? Ako pa ba maghahanap sa kanila, son? Sabi si Peterson, baka okay lang sa kanya yung ganitong setup. Tsaka, di ba malapit na yung first hearing nyo para sa annulment? Sorry, tanong ko lang. May isip lang ako eh. So, si Tope ang biological father ni Andrew. Pero legally, si Peterson ang ama. Yung tanong ko lang, sinong kikilalaning ama ni Bagets? Sa ngayon, pareho? Ito yung sitwasyong pinasok namin. Actually, ako, pinasok ko. Kaya ngayon, dalawa yung tatay ng anak ko. Thank you.